Alis natin to. Oh! I was thinking about where to put this one. We're gonna put in there? Can you put it that side in the corner? That side the corner? Okay. Yes, because I put it to pallet that side. Can you help me? Yeah. Alright, you guys, good morning. Dito na tayo sa pickup natin. Yes! First time ko talaga makarating dito sa state of America na to, guys, sa totoo lang. Dito tayo ngayon sa ano ha? Dito tayo ngayon sa Caribou, Maine, state of America. Ako na lang. So naglulod pa lang sila dun sa ano, sa iba. Ipakita ko sa inyo yung papanong loading nila rito. And guys ha, dito yan lang oh. Yan. Oh, ano yung product nilang yan. Pagkatapos nung dalawang ito maludan, tayo naman may parating pa. Dito muna tayo. Antayin natin umalis tong mga ano to, tapos tayo naman ang umatras. Yes! Pagkatapos nila, tayo naman ang umatras. Ito ang problema ko rito sa sitwasyon na to, guys, no? Patayin ko muna para mas malinaw. So, ibali, umalis na tayo itong ilog ko. Umalis ako nung ano. Umalis ako nung logbook. Umalis ako nung asinko, no? Asinko, no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kahapon, 12 ngayon. So yung ano, kapag ka nandito tayo sa Amerika, i-explain ko lang, ipakita ko sa inyo. Itong ilag, let's see, katulad nito. Ito wala naman akong pinapakitang mga malagang information dito. Gusto ko lang i-explain sa mga guys, para ito sa mga truck driver sa ibang bansa or sa Pilipinas na hindi sila gumagamit ng ilag. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ilag na ginagamit namin dito sa Canada, US, kasi base yun sa hours of service yung pagda-drive. Bali, oops, ayun, umalis na yung isang yun. Atras na tayo. Puno na siya. Pagkatapos niya, sabi nung shipping officer na tinawagan ko, paglabas niya, ako naman daw. Tayo naman daw pagkatapos niya. Okay, anyway, tuloy natin. Gusto kong i-share sa inyo para maliwanag natin. At saka magkaroon din kayo ng konting idea, no? So, umalis ako nung asinko. Ayan yung driving ko ng 2 oras at 49. Ngayon, ano na ngayon? Pizza 11. Kahapon, 12 na ngayon. So, hours in the last 7 days na gamit ko sa 58 na. Meron kasi sa regulation US, federal 70 hours.
yung bago tayo ano, bago tayo magsimula, kung di ba nag-reset tayo, 36 hours reset, bibigyan kanya ng pole 70, yun yung magagamit mo. So 8 days sabi niya, kapag nasa USA ka, 8 days bibigyan ka ng 70 hours, 8 days bibigyan ka ng babalik yung recap mo. Yan yung recap. Ito yung drive ko sa unang araw, yan ang babalik sa akin, 2 hours and 49. Since may natitira pa ako sa ano, sa 70 hours ko na yon, may natitira pa akong 11 hours and 55. Ngayon mamayang gabi babalik sa akin 2 hours and 49 lang. Kung dito pa ako sa USA, no, kung dito pa tayo sa USA hanggang mamayang gabi ng alas 12. Ngayon kung makadaan, makapunta tayo ng Canada, pagpunta natin ng Canada, magpapalit ng operating zone, yung time zone. Kumbaga, yung sa Canada, bali 70 days kapag ka Canada, 70 days. I mean, sorry, 70 hours to 7 days. Yung 8 na yan magiging 7. So sa Canada kasi mas mahabang driving hours doon. Bali ang driving hours doon kasi everyday 13 hours ang driving hours sa Canada. Sa US 11 hours lang talaga. Ayan guys, nakita natin ang available na driving ko is 5 hours and 17. Since kasi balik tayo rito sa ilag ko, may hindi pa ako tapos sa 10 hours sleeper berth ko. Kapag matapos maka 10 hours sleeper berth ako, bibigyan niya ako ng pole 11 hours. Since hindi pa tapos, kaya ganon. So balik tayo ron. Ano ba 'yon? History recap. Oh, 'yan. So mamaya babalik sa akin, bibigyan niya ako ng hating gabi alas 12 ng 2 hours and 49. So ang mangyayari, hours of available at start of the day, which is today, is 11:55. Okay, so hours work today, kasi hindi pa ako nagsimula, wala pa, 0-0 pa lang, nakita nyo. Hours available at start of the day tomorrow is, kung hindi ako mag-drive ngayon, 11:55, yan nakita nyo, 11:55 plus 2:49 na nasa taas is magiging 14:44 ang aking driving hours. Since kung hindi pa rin ako magda-drive, no, mula hanggang sa susunod na araw, na sinabi niya hours available at start of the day after tomorrow, sa susunod na araw yan, hindi bukas. So madadagdagan ako ng 44, mayroon na akong 14 hours and 44 na driving hours. Madadagdag sa akin yung pangalawang araw nung tinabaho ko ng pizza sa Ace na 10 hours and 43 minutes. Ayan, sana makita natin malinaw, 43 minutes. So bali ang magiging total ko is 25.27 hours. Pero hindi mangyayari yan gawa ng kapag umabot pa next day, kasi bukas tapos susunod na araw, hindi ako nag-drive, makukuha ko na agad yung 36 hours reset ko niyan. So bali magre-reset lahat yan, magbibigyan niya ulit ako ng pole 70 hours. Ayun. Mahirap intindihin, pero hopefully na ano nyo, na intindihan natin. Minsan since eto mayroon akong reload ngayon, ang pinoproblema ko ngayon is pag mag-drive ako ngayon, kasi mag-drive ako ngayon kasi babalik tayo ng ano, ng Canada, mayroon tayong mga 400 miles na driving, which is sabihin natin 8 hours driving. So mayroon akong 11:55 remaining plus minus 8 hours, so magiging ano lang yun, 8 hours, 4 hours something ang matitira sa akin. Ngayon bukas, yun, madadagdagan na naman ako ng mga recap. Pero kung minsan kapag ka ganado ko mag-drive, gusto mo mag-drive ng 13 hours sa Canada, kung konti lang yung oras mo, kailangan mo huminto eh. Tapos antayin mo ulit yung magbibigyan kanya ng recap. Ang magsisimula ang recap, ang oras kasi magsisimula siya mga ano guys, mga alas 12 ng gabi doon siya magsisimula. Well, anyway, atras na tayo doon. Buksan ko lang yung aking trailer, tapos atras tayo doon, tapos punta tayo doon sa likod kasi sabi, bantayan ko daw yung pag-aano nila, kape muna tayo. Ayun na. Pag pagloading nila. Yun na yun.
Alright, me now. Okay. Yes. Ay, mabilisan lang siya, mabilisan. Wow. Alright. Alright guys, ang dumi rito, marumi. Maputik. Tras tayo ron. Okay. Pamatamaan pa natin yung isang ano dun. Dahan-dahan lang, make sure lang natin na hindi natin masagi yung isang nakapark dyan. Ang pag-atras, hindi yan nakukuha sa pabilisan. Mamaya, mabangga mo yan eh, bayad ka dyan ha. Hindi yan nakukuha sa matagal ka nung nagdadrive o bago ka lang. Okay. Tanda lang. Yun. Tapos punta tayo doon. Sabi nila punta daw tayo doon eh. Patayin ko muna. Ilagay ko to. What this? Throw your stuff out of that trailer. Okay, I come inside. Yeah. Here? Or the other side? Or the other side? Baka mapilayan pa tayo dyan eh. Akyat tayo dyan, mapilayan pa tayo. Gusto nilang isupervise ang ating pagkaano eh. Paglulod eh. Hindi, bakul eh.
Bukuloy yata to eh. May mga brokoli silang tinatapon, oh. Sarap pakain sa baboy. Is that your tap water is can be drink? You take it out. I mean the water. No, can drink? No. The water? Yeah, water. No, cannot drink. Okay. Okay. Yeah. You want me to remove that? No. I don't think so. Take that out. You go in with double pallets, that's gonna be in the way. Pinapaalis to sa akin. Mamaya, balik na lang natin. Oh. I have to remove. Oh. Alis natin to. Oh. Yeah, I was thinking about where to put this one. We're gonna put in there? Can you put it that side in the corner? That side the corner? Okay. Yes, because I put it to pallet that side. Can you help me? Side, okay. Can we stand? Stand? Hold on. Just one like this, it's okay? Yeah, right. One like this, okay? Yeah. Okay. Yeah, we can throw two pallets, put it that side. Okay, sure. Matrabaho. Alright, you guys, ayan, sinisimulan na tayong lodan. Hindi na ako pupunta ron kasi hindi naman ako tinawag. Sabi nila, lumabas ka muna rito kasi for safety purposes nga lang daw nila. Sabi ko naman, sige, sabi ko, tawagin nyo na lang ako kapag kailangan nyo na ako dyan sa ano. Lalo pag pipirma na ako ng mga bill of lading nila. Ayan. Pagkasarap lang, papasalamat lang din naman ako. Magpapaano, binigyan nila tayo ng
ng broccoli. Eh, paubos na yung gulay ko rin dyan, kaya yun na lang ang kakainin ko. Ano na rin tayo, 6 days na rin tayo sa kalsada eh. Nakita nyo naman yung in-explain ko kanina sa inyo about dun sa aking ano, no? Recaps ko. Ayan. Hopefully pag nagka-deliver ako, eh pupunta na tayo ng ano, ng Winnipeg. Kasi ang load ko na to guys, pupunta somewhere in Montreal. St. Remy, Montreal yata yun. Yung bill of lady, yung load information na binigay sa akin. Ayan. Sana, bago maubos yung oras ko, makauwi ako upang sa bahay naman ako mag-reset niyan. Siyempre, mas masarap pa rin mag-reset sa bahay. Yung mag-day off sa bahay, hindi sa karsada. No? Paano? Ayun, nararamdaman nyo na yung ano, parang may parang nagbabam-bam sa likod na uga. Yun na yun, kinakargaan na nila ako. Oh, mukhang tinatawag na ako doon guys para i-sign yung papel. And bababa lang muna ako. Punta kong sign, hindi na ako magbi-video doon kasi masungit yung ano, ayaw niya magpa-video. Kaya bilang respeto, edi ano, huwag tayong mag-video. Yes! Tara! Ang temperature, tama-tama yan. Siyan, punong-puno. Wow! Lagay natin to, huwag natin kalimutan. Puta, kailangan ko magtimbang nito, punong-puno. Baka mamaya madali ako. Baka madali tayo nito. May igi ng nakasipte eh. Ang dami ng mga ano. Diyan ilagay na natin lahat. Dito na rin lang naman tayo eh. Para walang pupuntahan. Yeah, ayan, properly secured. Lagay natin lahat para ano, properly secured. Tapos picturean ko. Oh, let's go. Yeah, ito man. Tapos sit point. Alright.
Banti tayo, tapos sarado natin yung ano. Sarado natin yung trailer. Kailangan niya ng hangin. Tapos doon tayo, isarado natin. O kaya tayo pwedeng magparada ng diretso. Puro bako-bako na kasi dito eh. Ba yan? Kaya kung maaaring makapag-park ng diretso. Teka, park muna tayo rito sa gilid na to. Tapos ikot na lang tayo dun. Lagyan natin ng bolt seal. Oh, mabigat to ah. 40,000. Kaway-kaway si boss ah. Ayan, silyado. Tapos lagay natin ang mga seal na ibinigay sa atin. Tapos yung torque seal, bolt seal. Picturean ko, send ko sa aking dispatch. Ayos. Adyo guys. Ayan, naka-load na to. Mayroon na tayong load. Nakuha na natin ang reload natin. Lalarga na tayo. Ah. Dito na rin sa akin yung bellow blading. Yan guys. Ayan sa akin yung pillow plating. Yan. So paano guys, magkita-kita na lang ulit test susunod na video vlog natin, no? Once again, thank you sa inyong walang sawang panunod at pagsuporta sa video vlog nila. Kay ingat kayo lagi dyan. Kita-kita ulit tayo susunod na video vlog natin. Peace up guys, thank you. Lakay Pinoy Tracker.